Magandang gabi po. Ang gera contra COVID-19 hindi na lang daw sa mga ospital kundi na sa mga bahay na, ayon sa isang doktor. Dahil puno na ang mga ospital, maging mga moderate hanggang severe cases na pipilitan lang sa kanilang mga bahay magpagaling. Nakatutok si Von Aquino. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases at pagka-overwhelm ng ating healthcare system, sinabi ni Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora na palala ng palala ang sitwasyon. Marami sa mga pumupunta sa mga paggamutan ang reklamo, wala nang mapuntahan. Natalo tayo doon sa last line of defense natin, meaning sa mga hospital. Hindi naman ibig sabihin na sumusuko yung mga hospital. Lumalaban pa rin sila. The real warfare now is not in the hospital. Mm-hmm. Ang warfare nasa bahay-bahay na nila, nasa loob na mismo ng pamilya, loob ng opisina. Sa ngayon, may mga mild cases na naka-confine sa ospital at may mga moderate hanggang severe cases na napipilitang sa bahay magpagaling. Panawagan ng healthcare workers. Yung mga mild infection, huwag kinang dalhin sa hospital. Doon na lang sa bahay, isolate niya, no? Mm-hmm. And i-monitor na lang. And most of these mild naman, after 7 to 9 days, talagang magre-resolve lang naman ang mga sintomas niyan. Pero pag sa tingin niyo na meron kayong hinga, na parang lumalakad, nahirapan ng huwag niyong hinihintayin na talagang hirap na hirap kayo. After yun, ang kailangan niya, tawagan niyo yung barangay niyo para kung saan man kayo dalhin sa mga hospital. Ang Lung Center of the Philippines umabot na sa 200% full capacity. Hindi na muna sila tumatanggap ng walk-in at uncoordinated transfer ng COVID-19 patients, pati ang mga elective surgical at non-emergency medical non-COVID patients. Hindi lang puno. Punong-puno. In fact, yung hospital, puno na po kami for the past 2 weeks at least. Ginagawa lang namin ang paraan yung nasa emergency room. Nag-expand na ng emergency room ang LCP. Ang outpatient building, ginawa na ring ER para sa mga may COVID. Pero nasa 229% overflowing na raw ito simula kaninang umaga. Pwede pa rin naman daw ang telemedicine o pagkonsulta sa telepono. Full capacity na rin ang COVID wards at ICU beds ng San Lazaro Hospital na COVID referral hospital. Ayon sa SLH, 70% ng mga pasyenteng dumarating sa kanila, severe at critical. Overwhelming, no? Dahil mga pasyente natin ngayon, talagang hirap kami kumukuha ng bakante ngayon dahil kailangan talagang we have to allocate the beds, especially for the moderate, severe to critical. We only have like 10 ICU beds and these patients need ICU care. Sa Jose and Rodriguez Memorial Hospital, umaabot hanggang 50 COVID patients ang nakapila para sa admission. Physical lang unahin. Pasensya na lang po yung nandun sa kategoring moderate at severe. Ang private hospitals bukod sa punuan na rin, kulang na rin ang healthcare workers. Talaga pong punong-puno na, actually, kinect namin, hindi lang po sa National Capital Region, pati po ang mga Calabar Zone, Region 3 and Region 2. Uh-huh. Halos po lahat ng hospital po dyan ay puno umaapaw na. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.